Shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all. Relieve the pearly shell, I say, Mama is here. Sophia, see my hands. Turn around, turn around. Rise and shine. Para yung dun sa mga apo ko, hindi ko kasi sila makikita pa. Hindi ko pa sila nakita ever since nung pinanganak. So, nagdaano ako sa kanila, video para maging familiar sila sa akin. So, kapag nakita nila sa akin, ay magulat sila. So, na natin ang ating, ano, let the begins, rise and shine! Mama na isi! Ano ngayon ang gagawin natin? Gagawa tayo ngayon ng beef stroganoff. Itong recipe na to, matagal na to, 1992 pa to, 1992 recipe ng aming chef sa Philippine Village Hotel. Yung chef namin noon ay Swiss German, si Chef Ulrich Salzman. So, shout out kay Chef Ulrich. He is married to a Filipina. They lived before in Las Piñas. Pero, nung iniwan niya yung Philippine Village, nagpunta siya ng Egypt. So, after that, wala na kaming balita. So, itong recipe na to ay 1992 stroganoff ni Chef Ulrich Salzman. So, sinulat ko siya noon. Meron pa siya kung ano noon. Mga sinusulat. So, anong kailangan natin sa ating beef stroganoff? Kailangan natin ng beef. It's up to you kung gusto niyo ng strip loin o rib eye. Meron din kasi ako dito rib eye. So, itong ating beef stroganoff, isi-serve natin siya with pasta o spaghetti. So, anong kailangan? Sisimula natin yan. Iti-trim natin ang fat from dito sa ating strip loin. Hiwain natin siya ng maninipis na iwa. Pagka-trim natin ng mga fat, hindi natin siya itatapon, ipa-fry natin siya sa may pan, frying pan with the garlic, onion, thyme. Then, kapag nag-brown na siya, yan, lalagyan natin siya ng tubig. So, hanggang sa ma-reduce siya. So, yan ang ating magiging stock. Hindi tayo gagamit ng yung mga powder stock. So, fresh stock siya. Naggamitin natin. And then, ituloy natin yung paghihiwa ng ating beef. Audience, hi! Ito ang bagong ano natin ngayon. Pero mahirap siyang gamitin ha. Pagka nagluluto. Kasi nagpapag sana pag nakakana ng steam. Tabi natin siya. Nakikita ba sa camera? So, makikita niya sa meat, tabi natin yan. So, kung halimbawa, kung meron kang chopping board at nasa iwain mo din yan sa same what chopping board yung mga items mo, make sure na separate part siya ng chopping board, hindi dito sa isang place. So, dito sa mag-place nito, dito sa may left side, dito natin ni-slice ng beef. Then, mag-slice tayo ng onion. White onion o any onion. Thinly slice.
Then just slice natin siya. So, doon sa may likod natin yung ating stock. Then, kasin natin yan. Kailangan natin ng celery. Iba naman ang ano natin sa pasta. Approach natin sa pasta. May di kasi sila sa pasta. So, kailangan natin ng mushroom. It's either, according to your preference, pwede kayong gumamit ng brown mushroom o yung white mushroom o champignon. Slice lang natin siya ng quarter. Pag ganyan ang iniwa, mas prefer ko yung aking maliit na knife. Mas convenient gamitin. So, pagkainit tayo ng ating pan dito sa likod. Make it ready. Napakabilis lang nito. Ngayon kung halimbawa sa Pilipinas, gagamit kayo ng beef yung mga... Pwede rin gumamit yung mga matitigas na parte ng beef, yung pinapakuluan. Ganun din, ang gawin nyo lang naman, eh, pakulaan nyo yung beef. Pero bago yung pakulaan ng beef, igisa nyo rin, igisa nyo muna, then saka palambutin. Para yung lansa ng beef, eh, maalis na. May lansa din yung mga beef. Hi sa aking viewer! Na ang mushroom. Lagyan natin siya ng maraming mushroom. Mas masarap. And then, mga kailangan tayo ng mustard. Dijon mustard. Ano ba ito? So, yung ating beef stock, getting ready. Sigurado tayo na ang stock natin ay fresh stock. Hindi siya yung powder. So, mga kailangan din tayo ng konting flour at sour cream. Lagay na tayo ng oil sa pan. Kailangan ko itong isa dahil pag matapas ko pareho. Then, butter. Paglagay natin ang olive oil and butter. Gumagawa tayo ng beef stroganoff. Magdagan natin yung meat, parang saka mabitin sila sa meat. Dadagdag ako ng kalahati pang ribeye. Lagay natin ang onion. Madaming onion. Kasi para din siyang lalabas na onion sauce. Mm-hmm.
tanggalin natin yung mga fat sa rib eye kasi ayaw nila ng fat. Pero sa atin, normal, yung fat na yan, yan din ang nagbibigay ng lasa. Pero sa kanila, ayaw nila yan. So, remove natin yan. Sama natin sa ating staff. At... Hi, Juliet! We're making a beef stroganoff in pasta. Ano itong recipe na to? 1992 recipe of beef stroganoff. So, ready na ang ating shredded beef. Ito na ang ating... Siyempre, ang ating thyme. Kahapon, nagawa lang ako ng napakaraming sandwich. Club sandwich and pasta. Parpare in cheese sauce. Parpare ng... Sama natin yan sa isa-isa, ang herbs. Then, sunod natin ang celery. Yung mga apo ko, pinapanood to. Ako, hindi ko pa nakikita yung apo ko. Hindi ko alam kung makikita ko kaya apo ko dahil dito sa COVID. Everyday lumalabas ako, may ano na nga ako. Na-expose ako palagi. Kailangan i-sweat natin yung onion natin. Then, lagay natin, sunod natin ang Dijon mustard. Yung mustard, ano to, sa mga German na dishes, staple to, hindi nawawala ang mustard. Nung nagbarko din ako, German ship, ayan, laging may mustard. Tapos yung mga sausage nila, sasarap. Christian pa ako nun, kaya nakain pa akong sausage. Ng mga brown boxes nila. Sa natin mustard, then isama natin ang beef. Lagyan natin ng pepper. Black pepper. Mustard and sour cream. Yan ang palaging meron sa mga German dish. Mag-start ako, lagi kong mga una-una kong maging naging chef, eh, chairman. Tapos, lumipat ako sa, lumipat kami sa Subic, German din. Pero yung chef na yung galing din sa Silayis Hotel. Chef was me. Tapos nung nag-abroad-abroad na ako, French,
saka English. Tabon natin to. Sobra na yung ribeye na yan. So, magpainit tayo ng isang pan. Init natin yung ating noodles. Yung ating pasta. Lagyan natin lang na ng butter. Mag-boil na ako ng, ano, ng spaghetti noodles. So, ito ang ating gagawin nating hack. Kapag maglalagay tayo ng herbs sa pasta, mas mabuti na ihalo na natin siya. Ganyan, i-mix. Para lahat ng parte, eh meron herbs. Lagay ko ito parsley para may touch of greens. Then, isunod natin yung ating mushroom. Yan. Hayaan natin mag-isa yung mushroom para lumabas yung kanyang juice. Gagawin ko sana separate dish yan eh. Gagawin ko sana ng spaghetti arrabbiata, tapos beef stroganoff. Naisip ko, pagsamahin na lang sila para may baang sauce. Gawin ko na lang stroganoff with the pasta. Lagyan natin ng pepper. So, even, so pagka ganito, even yung pag-mix ng mga ano, seasoning. So, saka natin siya i-init. So, pagkatapos na siya, tanggalin natin to. Okay. Kung ayaw nyo ng spaghetti, pwede rin gumamit ng linguine pasta. Oh.
Tapos maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng flour. Lalagay natin dito yan. Isama yan sa iisa. Arrange natin yan. Diba? Para hindi yung dinuhos lang siya. Ngayon, back to normal na. So, pag walang order, wala akong maluluto eh. Pero pag minsan, pag walang order, nagluluto ako kasi boring. Kung mag-antay ka lang ang order, lang gagawin. Sandali lang tayo. Nagluto na ang aking flour. Diba meron tayong stock na ginawa? Bubuhos natin yung ating presta. So, yun ang ating dip stock. Kaya kung may mga trimis-trimis kayo sa bahay, huwag katapon yung pwede nyo gawing stock. So, ganito magiging kalabasan yan. Kaya natin muna siyang kumulo at talagay na natin ang ating sour cream. Pag naglalagay ng any cream, like yogurt, sour cream, fresh cream, huwag ilalagay ng direct. Haluin nyo muna. Ito na ang ating 1991 pang recipe ng stroganoff. Recipe ng ano to? Philippine Village. Oh. Tapos, lagyan lang natin siya ng parsley. Tapos, ilalagay natin siya sa ating pasta. Para maiba naman ang inyong pasta. One dish meal na to.
Sandali. So, lagyan natin siya ng... Marami kasing cheese dito. Yung parmesan, ilalagay natin sa side ng pasta. Para pagkakuha nila ng pasta, meron siyang kalat. Pwede rin chicken. Kung gusto niyo nang gawing chicken na stroganoff, pwede rin. Gamitin niyo lang, i-boneless niyo lang yung chicken. Any parts, pwede naman yan. Alam mo naman, yung mga richy-richy lang kakain ng stroganoff. Siyempre tayo din mga G na G. Yan yung gumamit, kumain yan. So gamitin natin yung buong chicken, tanggalin lang natin yung buto. Diba? Ayan, gilid natin. So, para na silang magalo dyan. Ating... Ayan, ready na siya. Bon appetit! Mabilis lang siya, diba? Hanggang sa susunod ulit, rise and shine!